meses. Kakapalang ko na ng mukha. Talaga man ding ako'y walang kapera-pera ngayon. Eh baka nga ako'y mapapaluagan mo. Kahit 500 lang. Pambili ng ulam at bigas. Ay, hi, Mrs. Mali ka ng pinuntahon. Ako'y walang ipahihiram sa AU. Tsaka alam mo, Mrs. Kahit ako'y may ekstrang pira eh. Ikaw hindi ko pahihiramin. Ikaw na hindi maalam magbayad ng utang. Yak ah. Kaya ikaw'y sira na sa mga tao eh. Ay, nako. Meses. Napakadami kong isipin sa buhay. Hindi na maubos-ubos. May mga pagkakataon nga, Meses, na parang gusto ko nang sumuko. At talaga namang ako'y nahihirapan ah. Kaya lang, tinatatagan ko pa rin. Tiniisip ko yung mga anak ko. At paano na? Ano nang mangyayari dun sa mga bata kung ako'y magpapadaig dito sa mga problema kong ito? Kung minsan nga may sisi ako'y napapaisip ay, ako naman hindi masamang tao. Pero bakit kaya ganito yung mga problemang ibinibigay sa akin? Hindi naman sa sinisisi ko ang Panginoon. Kaya lahat talagang ako'y nagtataka. Ako naman ay walang ginagawang masama. Kahit tanungin mo, Meses, lahat ng mga kakilala ko. Ako naman hindi masama ang ugali. Pero bakit kayo? Bakit? Aba, talagang siguro eh, alam din ng Diyos na kaya ko yung ganitong problema. At sa totoo lang na may kaya. Kaya. Kung kakayanin ay kaya talaga. Kaya ko. At kahit may mas mabigat pang problemang dumating dito sa buhay ko, kakayanin ko pa rin. Para lang sa mga anak ko. Pero alam mo, Meses, kung ako lang talaga yung masamang ina at asawa, ay kayang-kaya kong takasan itong problema kong ito. Pero hindi. At ako naman ay may isip din. Alam kong mali, tapos ay gagawin ko. Alam mo, Meses, sa'yo ko lang ito sasabihin. Ay kami man din ang asawa ko eh. Lubog na sa utang. Hindi na nga namin alam kung paano na kami makakabayad. Kung minsan nga kami natatakot na may mga text message kaming natatanggap eh. Kami pinagbabantaan. Yun pa ang isang mabigat na dala-dala ko, Meses. Halos ako hindi na makakatulog gabi-gabi. Tapos eh, ako'y nangangamba pa para dun sa mga anak ko at baka, alam mo na, boy. Baka dahil doon sa mga nagkakautangan namin ng asawa ko eh, idamay pa ang mga bat. Ayun, galaman eh, kakayanin ko. Eh, yung Meses.
Nakakabangaw na, ni. Tingnan mo itong suot-suot kong duster, ah. Hindi ko wala ang matahi. At wala man lang ang pambiling sinulid. Talaga man din, Mrs. Sa totoo lang, ay. Okay, walang-wala. Walang-wala ngayon. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Kahit tingnan mo ba itong bag ko. Ay, wala. Ang kapira-pira. May 1,000 ka pa pala, ay. Ano daw, eh. Hinahambog mo. Tsaka sa ganay ang pormahan mo. Wala kang kapira-pira. Gandang-ganda ng bag mo. Nakaprada ka pa. Tas ay uha, nakatakong ka pa. Daig mo pa nga ako, eh. Aba, Mrs. Ito hindi sa akin. May nakisuyo lang pinapaabot. Si House Berta! Ako nga tigil-tigil mo din sa magdadrama mo, ayan. Problemado. Ay, hala-hala, sige. Kung ikaw walang maipahiram sa akin, ay wag na. Salamat. Walang hiyang iyan. Makakahalbot na sana'y nagpakita pa itong lintik na tatlong ulo ito. Hey!